diretsa niyo po kinukuha yung hugot niyo. Pero na-realize ko, may sagot ako sa tanong na yon. At medyo corny siya. Pero yung hugot na yon, ang galing siya kasi nagmahal ako tsaka nasaktan. Ang gusto kong sabihin, ang heartbreak, masakit siya. Pero gusto kong malaman niyo na sa likod ng heartbreak na yon, meron tayong makukuha at pwede natin yung magamit to our advantage. At nagmahal ka na nga, nasaktan ka pa, pangit ka na nga, di ba? Mataba ka, puyat. Dapat meron namang something na makukuha ka doon. Pag nagmahal ka at nasaktan, hindi siya end of the world. Pwede mo siyang gamitin. Lalo kung isa kang writer, isa kang artist, isa kang painter, isa kang creator, isa kang singer. Magagamit mo yan. Kaya yung gusto kong maging topic sa talk na to. How to turn your heartbreak into nasa'yo ang huling halakhak. Ginawa ko yung ginagawa ng marami sa atin na amateur sa love, umiyak. So, umiyak ako habang may film viewing madilim. Umiyak ako habang nag-shower para may drama. Umiyak ako habang natutulog. Kahit sa panaginip, umiiyak ako. Pagising, naka-stare ka lang sa kisame, umiiyak. Siyempre, walang masama doon. Nasaktan ka eh. Alam ka lang pa-party ka, di ba? Iiyak ka talaga. Pero yun yung mali kong ginawa. Umiyak lang ako. So, dapat, hindi. Hindi ka lang iiyak. May gagawin ka doon sa iyak mo. So, I realized, we are most creative when our emotions are on its highest. Pwedeng, kapag sobrang masaya ka, or in my case, I'm most creative kapag sobrang lungkot ko, kapag sobrang nasasaktan ako. Yun yung tipong wala ka nang mas ilulungkot pa, yung feeling na ganun. Yung feeling na parang ito na yun Lord, kunin mo na ako. Parang ganung feeling ng lungkot. Pero yan yung tipo ng lungkot na gagamitin natin para mas makasulat, mas makakanta, mas makalikha, mas makagawa ng pelikula. At hindi lang basta makasulat. Because I assure you, when your heart is broken, you'll be able to write like you have never written before. Yun nga, sabi ko, kapag nagmahal ka, nasaktan ka, pakinabangan mo na. Kasi, sinaktan ka lang niya, hindi ka niya pinatay. Okay, kaya pa. Bakit? Kasi, kapag nasaktan tayo, iba yung emotions natin eh. Iba tayo magsulat, iba tayo lumikha, iba tayo kumanta. Iba yung nagagawa ng heartbreak sa atin. Yun, iba-iba kapag nasaktan tayo at nagsusulat tayo. Kasi in my case, pag nasaktan ako at nagsusulat ako, tuloy-tuloy lang. Kapag when you're hurt and when you write, tuloy-tuloy ka lang. Medyo OA, exaggerated. Pero yung ganong ka-OA yan, yung tuloy-tuloy na pagsulat natin, yung hindi natin iniisip kung marami bang like, marami bang comment, or marami bang share, o tama ba yung grammar natin, may magkakagusto ba sa sinulat natin, yun yung hindi mabibigay ng ibang klaseng ng isang tao na hindi nasaktan. Kasi nagsulat ka from your heart. And when you write from your heart, walang mali o tama, pero merong sincere. Okay? And that for me is the best kind of writing, when your writing is sincere. Okay? At yung sincere kind of writing, kapag galing sa isang heartbroken na tao, I assure you, sobrang sincere nun. Paano nga ba tayo pwede makagamit ng broken heart to our advantage? Ang pwede ko lang i-share sa inyo kung paano mapapakinabangan yung heartbreak na yan. At sigurado, mapupunta sa'yo yung huling halakhak. Okay, first, namnamin mo yung sakit. Pero yun yung ginawa ko nung nasaktan ako. Ninamnam ko siya. Hindi ako yung tipong dinedenay ko. Hindi ako naiiyak. Kapag naiiyak ako, iniiyak ko talaga siya. Siguro kasi madrama lang talaga akong tao. Emotional akong tao. Pero kapag kasi dinedenay mo na nasasaktan ka, na naiiyak ka, nagpa-pile up siya eh. Nagpa-pile up yung emotions. Nasasabog na lang siya bigla. Tapos yung pagsabog na yon, mangyayari yon sa isang time at place na hindi mo inaasahan. Ayaw natin mangyari yon. Ang gusto nating mangyari, nanamnamin natin bawat sakit. Kasi makakasulat tayo dyan, makaka-paint tayo dyan, makakakanta tayo dyan. So, huwag mong itago, huwag mong i-deny. Okay? Nasasaktan ka, mas maganda kung nanamnamin mo.
Second, bring a notebook everywhere. Everywhere you go. Pero yun din yung feeling kong kailangan mong gawin kapag heartbroken ka. Keep a notebook. Tapos write down everything. Write down your thoughts. Kasi minsan, kapag hindi natin sinusulat, kapag memory lang, sometimes memory fails us. Eh, ang gusto nating i-capture, yung time na nasaktan ka eh. Yun yung kukunin natin para mas makasulat ka. So write everything down. Next, write with your heart, edit with your brain. Yun yung sinabi ko kanina na just write everything down. Pero when you write, just write with your heart because ang goal natin, makakuha tayo ng sincere writing. Sincere output. And last, ako, I remember. I remember everything. Okay? Kasi itong pagre-remember, dun ka nakakakuha ng tinatawag nating hugot. Para sa akin, forget about the boy. Just remember the feelings. Pero when you remember the feelings, yun yung gagamitin natin para mas makagawa ng mga obra natin. Sabi ni F. Scott Fitzgerald, there are all kinds of love in this world, but never the same love twice. Hindi ka na magmamahal kung paano mo siya minahal at hindi ka na masasaktan kung paano kanya sinaktan. Ganon din sa heartbreak. Every love, every heartbreak, it is unique. Don't be so afraid of having your heart broken. Because it has its advantages. Yun yung agos ng damdamin, kumbaga, ng isang heartbreak. He made you stronger by breaking your heart. Kapag okay ka na at kapag nasulat mo na yung obra mo, pwede mo siyang balikan yung mga sakit na binigay niya sa'yo. At sa dulo nun, pag nakita mo na siya ulit after 5 or 6 years, kahit nasa yun na yung huling halakhak, hindi ka na nahahalakhak kasi okay ka na. Hingiti ka na lang at sasabihin mo sa kanya, sinaktan mo ako, pero di mo ako pinatay. Kaya kung sino man sa inyo ang nagmahal at nasaktan, sana pag-uwi mo, balikan mo lahat ng yon at sana maisulat mo ang pinakamagandang kwentong maisusulat. Thank you!